Jewish and family. Healed by his faith, love and purity, he has set eternity in our hearts. By his grace and mercy, gives hope in our land. As we gather with a common destiny to build his church in the bond of unity, that Christ's likeness and his power be revealed, to bring glory and magnify his name. We humbly come, O Lord, before your presence. Refresh our spirit, ignite the fire aflame. As your people, unfurl your love, your glory be displayed, to proclaim victory, with stature in life in Jesus' name. Our spirit,
ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang! Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay niyo, hininga niyo. Pagkakataon niyan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. From desperation to destiny. Yon, let's welcome the man of God, Pastor Isaiah Acebuche, all the way from Laguna. Batang-bata pa, 28 years old lang. Oh, praise God. Hello, hello Pastor! Hello po, Pastora, Pastor Dong. Isa pong kagalakan ko po na maging bahagi po ng inyong daily life sharing. Mm. Bisaya ka ba? Opo, opo. Hallelujah. Alam ba ako talaga mga Bisaya? Oh, bago ang lahat, Pastor. Sabi niya kasi, dile. Oh, shout out ko muna si Bishop Hermie Malabanan. Oh, hello, hello Bishop! Malapit ka na, ilang araw na lang. Yun nga. Excited na kami. Sa kwento mo, hello din kay Ate Etang sa Italy. Oh, oh, ayun na, naglalabasan na kay Ate Norma Banyes ng Spain. Hello, mga ka-daily live sharing. I-invite nyo ng lahat ng inyong mga kaibigan sapagkat napakaganda ng ating pag-uusapan from desperation to destiny. At pwede ba sabihin nyo din kung nasaan naman kayo? Oo, taga saan kayo, oo. Sige, dahil bumati kami, bumati ka na din. Oo. Hello po, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng sabi nga ni Pastor May ay mga abangers ng daily life sharing. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa ating butihing Pastor Dong and Pastor May. Kagalakan ko pong maibahagi ang aking kwento ng buhay, no, na kung paano binago ng Diyos. At isa pong pagbati po, binabati ko po ang aking mga magulang sa lugar po ng Palawan. Kumusta kayo dyan? Si Mama at si Papa. Ang name po nila ay Dioscoro Acebuche. And ang aking mama po ay Arlene Acebuche po. Maging din po sa aking mga kapatid, isang mapagpalang hapon dyan sa mga sa Palawan. Mm-hmm. Ano po, ang aking kapatid, si Kuya Alan, ang aking panganay na pastor sa aming magkakapatid. Wow. Maging si Kuya Ariel, si Ate Priscel, Ate Mary Jane, ang aming junior, Ate Mylene, Eleuterio, and David, maging ang aking bunsong kapatid na si Abigail. Wow! Ganun din pastor, po. Pastor, sandali. Parang dami mong sinasabing pangalan na. Ilan ba kayong magkakapatid? 13 po kaming magkakapatid, Pastora. Pinagpala ng Diyos. Kaya pala. Sabi ko, parang madami. Oh, parang kapitbahay lang yung kinento. Kapitan pala lahat. Hindi natatapos ang binabati ni Pastora. 13! Oy! May lumampas na sa 12! Oo, nalang mga sana. Daily live sharing. Paramihan yata ito, ha. Mukhang magandang kwento to, ha. Sa simula pa lang, 13 na. Alam na, parang alam na natin ang kwento pag 13. Sige, tapusin niyo po yung binabati ninyo. Maging din po sa mga kapastoran po ng God's Kingdom Mission Christian Church sa kaibigan po ng ating buting Pastor Dong. Pastor Oscar, kunyate, maging sa kanyang may bahay, Pastora Cherry. Hello po, sa mga pagpalang hapon po. Ganon din po sa aming Bishop, Bishop Domingo Gabriel, na patuloy na nag-aalaga sa amin bilang isang mananampalataya, Pastor Jericho, Pastor James Villar, Pastor Sean, Pastor Romain, Pastor Vanessa, sa mga anak na pastor ni Pastor Oscar, maging din po sa aking kaibigang Pastor Hazel Bonifacio sa Bulacan. So Pastor Edward from Batangas. Wow. And over the country of the Philippines sa GKMC si Pastor Luzon, Visayas at Mindanao. And then sa akin din pong bayaw na Pastor Ton Luzano ng Lokban po. Wow. Maging din po sa aking kaibigan, Pastora. Ganun din po sa aking mga kaibigan, katrabaho sa aking bossing sa trabaho. Si Ricey, si Ramel, and then Sir Leonard. At sa Luzano family,
Kumusta po kayo at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Wow. Ay, si Pastor ah. Oo. Teka nga, may nakalimutan kiyatang batiin na si Mrs. Binati mo lahat. Mrs. mo, di mo binati. Basura, special po yun. Panghuli po. Ayun, hindi pa nga tapos eh. Pastor. Batiin mo. Sige. Kasi pag di mo binati, sa akin. Sa aking may bahay, ay sa Lozano. Maging sa aking dalawang poging anak, si Kyle and Kit Asiboche. Yun na po. Yun ang pinaka-special, Pastora. Ang galing. Saktong dumating si Ed na masigla. Ang galing talaga itong apelyidong masigla na to. Ay, nako. Sabi tuloy ni Jessica Dagisonan, Pastor, nagka-idea po ako. Dapat pala nakalista para walang malimutan. Eh, naubos na yung oras natin. Sabi ni Pastor Ernesto Iragiel, Pastor, bakit hindi kami nakabati nung guest kami? Alam mo, mahirap patiin ang mga pastor. Na, wala, tama, buti hindi kayo bumate. Pastor, buti hindi siya bumate. Pastor Ernie, mauubos ang dalawang oras sa pagbate. Sa dami ng miyembro niya. Eh ito, kinakabahan na ako sa bishop pa lang. Eh, kadami na Luzon bishop. Buti sinabi niya, loose bimin na lang eh ha. Ay nako, Pastor Rachel. Sa Pastor, binati mo ba ang church mo? Wala po. Dito po yun, hindi pa kasama. Tama na, mamaya na lang. Mamaya na, tama na. Tama na, parang awa mo na. Hello, ako eh, Victor Bulanhagi. Ala eh, magandang hapon. Sandali nga, Pastor. May tatanungin ako sa iyo. Wala tuloy tatanungin ko. Ang dami eh. 13. Alam mo ba? Oy, Doktora Nida, mapagpalang hapon. Bakit dalawa kayo sa isang Facebook? May tanong, may sabi si Pastor Ernie Iragiel. Opo. 13 daw kayong magkakapatid. Kaganda yes, daw siguro ni nanay. Opo. Sandali, 13. Pastor, kumusta ang buhay ninyo na kayong magkakapatid ay 13? Ano ba ang hanap buhay ng mga magulang mo? Ang hanap buhay po ng aking magulang, Pastora, Pastor Dong, that time ay fisherman po, mangingisda po ang pinabubuhay po namin. Mangingisda na naman? Oh, fisherman. Opo. Nasaan ba yung isda ko kanina? Nako, mangingisda na naman. Hindi ko na ipadala. Alam mo ba, Pastor Dong, may totoong mangingisda na nagpadala ng isda sa akin kanina. Hindi ko lang napadala, ipapakita ko sana. Ang huli, ang isang isda, 7 kilos. 8 kilos yung isa. At ang sabi niya, Pastor Dong, narinig ko po, nakahuli kayo ng walang kilo. Hindi walo eh. Walang kilo. Ibig sabihin, wala sa isang kilo. Nakahuli siya nung isa lang, 8 kilo. Ikaw, Janeline Leonardo. Si Janeline Leonardo sa Batangas. Nagpadala ka ng picture. Nakita ni Pastora. Sabi ni Janeline, Pastor, ito po yung totoong 8 kilo. Buti na lang. Talaga naman, si Pastor Dong naman ay highly privileged. Pinagpala ng Diyos yung kanyang paglilingkod. May nagregalo sa kanya ng speedboat last year pa to eh. Ngayon, pinapadalpanta na namin sa Maynila kasi nalulungkot ako sa asawa ko. Bakit? Kasama, kapitan na ng barko. Eh, hindi naman pala nanguhuli ng isda, kapitan ng barko eh. Nagbabantay lang ng tank eh. May kasama, taga-bayad lang naman. Hindi naman pala rin marunong mangisda. alam mo, kapital lang. Kasi hindi kayo mga fisherman. Yung totoong fisherman, kayang humuli ng 8 kilo. Oh, yung asawa ni Jeneline, yun ang totoong fisherman. Ito, Pastora, kasiyan lang to. At yan ang tatay niya. Totoong fisherman na nabuhay ang 13. Bakit mo binabalik sa kanya? Di pa ako tapos eh. Hahaha.
Mga manging isda. Pastora, pasok. Ano? Hindi ako ang guest. Hindi ba? Oo, siya ang guest. Eh kasi binanggit niya manging isda. Binuhay eh. Sila sa pangingisda. Ah, siya pala. Oo. Binuhay sila. Oh, wag mong balikan yung aking pangingisda. Pastor, alam mo, ang dami nakikiriyos yun daw bang nanay mo, baog na? I mean, hindi na raw ba mga anak? Naka-13 na eh. Apo, hindi na po, hindi na po. Ah, hindi na daw. Wala daw kasing family planning nun, sabi ni Ate Lynn Santos. Manang Lynn, ba't mo alam naman ang family planning? Ikaw talaga. Wala para family planning, sabi din ni Margie Cristobal. Oh. At ang matindi, wala pa daw kuryente nun. Wala pa kuryente. Walang mapaglimahan, Pastor. Walang kuryente. Alam mo, dito pa lang sa mga ka-daily live sharing eh, hahagak-gak ka na sa katatawa. Alam mo ba, mga ka-daily live sharing, dahil maraming nagsasabi, si Pastor Dong daw nakababad si DLS, ang dami nyo na raw na huling isda at kayo yon, fishers of man. Gusto niya raw mangisda. Kaya naman itong kuya ko, si Kuyang Marlon, yung kapatid kong panganay, kinuha niya na yung speedboat ni Pastor Dong. Pastor Dong, i-deliver ko na bukas. Andyan na ang iyong speedboat. Wow. Ayan. O kasi, mayroon ng speedboat, pag di rin marunong, wala rin silbi. Wag mong unahan. Bakit mo ako pinangungunahan? Trabaho ko yun eh. Okay. Akong nangangantsaw, di ba? Okay. I love you, Jeneline Leonardo. Nagpakita ka ng totoong 8 kilo. Isang piraso. Eto namang si Margie Cristobal, oh. Yan talaga yung madaanan lang, buntis. Ay, naku. Family planting daw yung 13. Pastor, magkwento ko nga. Paano ba kayong pakainin na 13? Puro isda? Oo, kasi manging isda? Nung that time po na yan, Pastora, kami ay 13. So, kapag nakakapaghuli kami ng mga isda, kung tawagin po sa amin, nagre-rigaton, nagbibinta din po kami ng mga isda sa mga bundok, naglalako kami. Yung mga ipapalit namin kamote, saging, bigas, palay, yan po siya yung pinakang kinakain namin bukod doon sa isda po. Ayan po yung pinatangan namin. Oh, may partner naman pala, Pastora eh. Oo. Ay, kumusta naman ang lamesa ninyo? Gaano kahaba kung 13? Sandali ah, sabi ni Bishop Joey Lapitan, 11 din daw sila eh. Wala din kuryente. Ah, ganun pala yun. Mabol, Pastora. Ay, yung mga walang kuryente dyan, na dumami magkakapatid, sige nga. May kapitbahay nga kami, 24 ang anak, panis kayo. Yung isda, pinapalitan ng manok sa bundok. Wow! Oo, grabe no. Palak. Oh. Walang kuryente. Gaano po kahaba ang lamesa ninyo at paano kayong kumain na 13? Noong the time na yan, Pastora, ang lamesa lang namin na halos ay sandipa at kalahati lang. Kaya kung sino yung malakas maniko, siya yung magwawagi sa kainan. Noong that time na yan. May basketball balyahan. Oo. Pag magaling kang mag-box out, ikaw yung makakarami ng pagkain. So, kailangan mong maging malakas doon sa kainan. Oh, ganun. Ilan ang babae sa 13? Ang babae po sa amin, Pastora, ay 4. Apat po. Tapos puro lalaki? Wow. Oo, puro lalaki na po. Kaya pala puro balyahan. Paanong maglaro ang 13? Nakakapaglaro pa ba kayo? Kami po ay sa ngayon hindi na po nakakapaglaro, pero nung that time po na yung Pastora, noon nga, sa Palawan muna tayo ngayon ha, noon, okay. Apo, nung sa Palawan po ako, isang team po kami sa basketball. Isang team? Oh. Wow. Sabi ni Captain Bonnie Socias, walang kuryente kaya daw maagang matulog. Puro kayo. Itong Captain Bonnie Socias na to, ang kapitan ng barko, siya po yung kasama ni Pastor Dong na nag-fishing. Wow. Hindi naman po pala siya manging isda, nagbabantay lang pala yan ng mga... Uy, grabe ah. Ang biyanan din ni Ate Yolanda Hiyot, 26.
nakunan, kaya naging 13 na lang. Hindi naman. Ibang klase, ha? So, nakakapaglaro, eh, paano naman ang damit ninyo? Yan po, Pastora, ang pinakang damit namin ay kung sino yung napaglakihan na yung panganay namin, yun yung mapupunta po sa amin na mga bata pa. Pang ilan po kayo sa inyo magkakapatid? Pang 12 po. Pang 12? Wow! Ako, pang 12 po ako. Ibig sabihin, Pastor, yung damit, mula sa pinakapanganay, lumang luma na. Pagdating sa'yo, edi madali nang mapundit siya? Apo. Yes, po. Teka nga, eh paano din yung sapatos? Sa sapatos naman po, Pastora, wala naman pong nagiging problema gawa ng mora lang naman po yung sapatos sa amin. Akala ko hindi kayo nagsasapatos. O, tapos, kwentuhan mo nga kami niya. Yung kapag sa mga pananamit po at yung gaya po niyan, sa bag naman po kapag sa school, kung ano rin po yung kapag hindi pa sira, ayun po yung gagamitin ng pinakambunso. So kung pwede pa naman pong tahin, pwede pa namang remedyoan, kung tawagin, yun po yung gagawin. So para lang may magamit po yung ibang magkakapatid po. Sabi ni Sister Mela, masarap ang buhay nung araw kahit mahirap. Masaya ang buhay sa paglalaro, patintero, sa karsada. Sabi doon, tapos taguan, aakyat sa puno, pagpagod na, uuwi na sa bahay, maiiwan ang taya, mamumuti ang mata. Pastor, alam mo, sobra kanilang mahal, Pastor Dong. Ano? Nada-dry lips ka na daw eh, mag-lip liner ka na. Kaya dito si Bea Dubiard, ano man, ifinofocus mo ba ang asawa ko? Alam mo pang nada-dry lips na? Thank you, Sister Bea. Ay, nako. Pastor, paanong matulog ang 13 kasama si nanay at si tatay? Anong datay po na kapag natutulog po kami, kapag sama-sama kaming natutulog sa isang bahay lang po, sila mama at papa po, nasa labas na po ng bahay sila. So dahil hindi ka siya. Pwede bang i-picture out mo sa amin yung bahay ninyo? Sa Palawan po, wala po kami nga na Pastora, wala po kaming picture nung... Hindi, ikwento mo lang. Kwento mo yung kwento. Bahay mo. Yung bahay po namin, Pastora, yun po yung ipinalit po ng papa ko ng bangka. Yung bangka po namin ay may pangalan na May Redeemer. Yun po yung pinakang title ng bangka namin na nabili. So, dahil maliit po yung aming bahay, ipinalit ng papa ko, nangas yung papa ko para maipalit yung bangka doon sa bahay para magkaroon kami ng malaki-laking tirahan. So, nagkaroon nga po kami ng malaking tirahan, naalala ko noon. Dumating naman po, Pastora, yung talagang bagyo, napakalakas. Ang dagat po sa amin ay talagang kalahating di pa lang, dagat na po. So, yun po yung lapit lang po namin sa dagat. So, kapag nagbagyo, ay talagang masisira yung bahay. Noong that time na yon, yung bagyo na dumating sa amin, ay talagang napakalakas. So, yung ipinalit ni Papa, talagang napaiyak na yung Papa ko kasi yung ipinalit niya ang bangka doon sa bahay na tinitirahan namin ay nawasak din po. So, almost one year pa lang po namin ginagamit yung bahay, nawasak din po kaagad. Kaya, yun po ay si Papa naman, masipag naman na gumawa ng bahay, marunong siyang mag-karpintero. Tumayo po siya ulit ng bahay para lang kami ay may matuluyan. Kaming magkakapatid. Mahirap. Eh, kumusta naman si tatay? Wala ba siyang bisyo nun dahil 13 na kayo eh? Si Papa nun po, Pastor, ay wala naman siyang bisyo. Wow. Mga panahong yun. Wala siyang pinaglalaanan ng ibang pera. Pamilya lang talaga po. Galing. Galing. Alam mo ba, Pastor, sabi ni Bishop Joey Lapitan, kasi 12 yata sila eh. Kami sama-samang matulog sa sala kapag may umutot.
Amoy ng lahat. Ay, nako! Naranasan mo ba yan? Bakit ba to? Ano ba yan? Apo, naranasan din po namin ng pastora kapag yung isang sardinas lang, yung pinakang ulam namin, sa 13 kaming magkakapatid. Naalala ko noon, ang ginagawa ni Papa ay dudurugin niya sa asin. Lalagyan niya ng sili, ng isang sili, para lang medyo dumami yung isang sardinas na yon. Huh? Pagkatapos po yon ay pagpaparti-partihin po namin yon, yung isang sardinas po na yon. At yung pinakang, kung minsan, ang kinakain namin ay balinghoy, saging, the time na yon. At naranasan din po namin na naglatik kami ng nyog, yung latik ng nyog. Tapos yung pinakang mamok tawagin sa amin, yun po yung kinain namin ni Papa ng almost 1 week kaming kumain noon. That time kasi na yon, si Mama at yung bunso kong kapatid, yun na lang yung natitira sa amin, ay pinalipat ko muna doon sa aking kapatid na nakakakain naman po ng tatlong bisis sa isang araw. Kaya naisipan po namin ni Papa na ipadala muna si Mama at yung bunso kong kapatid. Pero nung that time po talaga na yung pastora talagang naghihikahos, salat na salat talaga sa kahirapan. At naranasan ko rin po that time yung talagang nagsaing kami ni Papa ng halos isang dakot lang na bigas. Tapos ang ginawa ko noon para maglasang lugaw naman siya, yung lugaw na may manok, nilagyan ko siya ng nor cubes, nilagyan ko ng tanglad, nilagyan ko ng luya. Tapos po yung nagagalit sa akin yung Papa ko kasi wala siyang mahuli man lamang na kanin doon sa sinasandok niya. Kasi yung sabaw ko, halos apaw doon sa pinakang kaldero. Para lang mas marami kaming makain noong that time ko na yun. Pasora. Kumbaga dadamihan na lang ng sabaw. Dadamihan na lang po ng sabaw para maraming mahigop na sabaw. Nako, Pastor, maraming nakaka-relate sa kwento mo. Sandali nga po, kung 13 kayong magkakapatid, di ba kayo nagkaroon ng parang sibling rivalry? Di ba kayo nag-aaway? Magkapatid. Meron po, Pastora. Talagang hindi. Bilang isang hindi mananampalataya nung panahon yun ay talagang hindi po maiiwasan. Lalo na kapag sa isang barangay, inuman, salusalong inuman. Pagkatapos yun ay yung mga sama ng loob ng magkakapatid, kapag lasing, doon na nailalabas. Kapag mga lasing na. Pero kapag hindi naman po lasing, kapag wala naman pong ang babait, pero kapag lasing na, puno ng alak sa katawan, doon na yung lumalabas yung sama ng loob sa kanyang kapatid. Kaya naalala ko po noon yung aking sinundan, tapos yung pang walo kong kapatid, nagtalo po sila, nag-away sila. That time na yun, pesta sa amin. At talaga, grabe, hindi namin maawat. May hawak na parehas ng itak. Yung isa, kutsilyo. Ang tatapang, palibas at mga lasing. So, talagang wala kaming magawa. Dumating si Papa, yung ang pinang-palo po sa kanila, yung buntot ng pagi. No. Pastor, buntot yung tinutuyo. Opo, yung tinutuyo. Opo. Opo. Ang di ba sakit matalas po nun, may... Di ba may tulis-tulis yun? Opo, opo. Meron po siyang talib. Yun yung pong ginamit sa kanila na ipinampalo na halos po yung kapatid ko na isa ay talagang lantang-lanta yung katawan, Pastor. Halos idemanda na nga si Papa dahil doon sa nagawa ni Papa sa kanya. Pero yun po yung pinakang experience ko po bilang sa mga magkakapatid. Sa laot, sa pangingisda naman, talagang kung minsan kami nagtatalo sa pangingisda, kapag hindi ka talaga tumalon sa bangka, tatamaan ka ng sagwan. Kaya matututo kang lumangoy dahil lang sa takot mo doon mapalo ng sagwan, Pastor. Oo.
Oo. Yun po yung ano. At lalangoy ka na lang pa apply ah. Lalangoy ka na lang papunta sa Pangpang. Oo, pauwi. Para lang hindi kayo magkasugatan magtalo. Pa. Ano pa man mangyari. Magtalo. Ay, alayo nun. Mula sa Laot. Lalangoy opo, ka. Opo, so. Opo. Kaya, kung tawagin po sa amin, may mga baklad po eh. Baklad, yun po yung pinakang ano. Doon ka na lang tutulay, mambabaybay ka na lang para po makarating doon sa Pangpang. Mm. So, yun po yung pinakang ano. Nako, Pastor. So, yun ay nangyari sa kapatid mo. Eh, sa'yo, ano naaralan mo nung bata ka? May nakabugbogan ka ba? May nakurot? Nakaaway? Sa akin naman po, nung ako'y binata, talaga... Nung bata ka muna, Pastor? Ano, nung ako'y bata pa, elementary, nung nag-elementary pa lang po ako, talagang... Apa. Karanasan ko na rin yung, kung tawagin po, Pastor, disciplinary action na military. Hmm? Talagang pipigain ka para lang umamin ka sa mga bagay na gustong malaman ng magulang sa'yo. So, naalala ko po yun, nung ako'y nag-aaral ay talagang cutting classes po, nalaman ng aking papa, nalaman niya na ako'y nagloob, loob ang tawag po sa amin eh, cutting class. So, nalaman niya, talagang sa sobrang galit niya po, Pastora, ay talagang sinakal niya ako. Huh? Sinakal niya ako na halos yung taas ko doon sa sahig namin ay 3 dangkal. Huh? 3 dangkal yung itinaas ko doon sa sahig. Talagang galit na galit. Ang lilisik yung mata ng papa ko. Inangat yung liig ko. At pasalamat na lang ako sa Diyos dahil yung mama ko, siya yung pinakang aking tagapagtanggol. Umigil. Noong that time na yun. Opo. At yun din po, nagkaroon ako ng, nagtanim ako ng sama ng loob sa aking papa dahil parang hindi anak yung turing ng pagkakataong yun sa akin na tingin ko napakaliit naman po ng aking pagkakamali. Pagkakasala ko parang napakaliit lang pero kasi yung papa ko maliit o malaki na pagkakasala kung ano yung madampot niya at mahawakan yung ipapalo sa'yo. Ako. Disiplina ng militar. Talagang yung naranasan ko rin po noon, yung itak, Pastor. Akala ko nga po, yung pinakang talim yung mama sa... Buhay pa ba yung tatay mo? Buhay pa? Buhay pa po. Oy, Lord. 78 born again years old na, born again na. Born again na ba? Born again na po. Ah, salamat na. Sige, lumang kwento lang naman pala eh. Huwag nyo hahanapin yung tatay niya. Lumang kwento lang. Pati ako kinakabahan eh. Hindi, sabi ni Leo Kip-Kip dito eh. Ano ba? Ganyan ang buhay namin, mahirap. Ang kaibahan lamang, lasenggo. Nasinggo ang tatay. Nako, ang hirap nito. Oh, kasi yung tatay niya, wala naman bisyo, pero pagdating naman sa disiplina, parang hindi sila mga anak, kumbaga. Mm-hmm. Noon yun. Noon, ano nangyari. Anong idinulot sa'yo nung ganon? Sige nga, ikwento mo yung gulok ba yun? Tabak? Yung, ang naidulot po sa akin nun, Pastora, pagpalo sa akin sa likod ko, akala ko po ay ikaw, yung pinakang kaluban lang, Pastor, yung ipinalo sa akin. Yung suklooban. Yung suklooban po na itak. Akala ko yun lang ipinalo sa akin. So, itak paglingon pala. Ko, hawak-hawak niya yung binikol na itak, ang haba. Yun po yung tumama sa likod ko. Sabi ko, hindi naman po siya dumugo, Pastor, kasi pag ganun yung tama sa likod ko eh. Ah, palapad. Pag ganun. Opo, palapad. Palapad yung tama sa likod ko. Kaya yung galit ko sa papa ko noon, hindi nawala nung ako hindi pa Kristiyano. Sabi talaga nagtama. Pastor, sabi dito ni Pastor Alan, yung kapatid mo yata to. Alan Acebuche. Oo. Dapat pala akong na-interview. Oh, you are next! Pwede po. Ito, maganda to kasi panganay ito eh. Nga. So, magpapatunay ito sa patotoo mo, Pastor. So, okay. Malalaman talaga kung gaano ka, ano, lalim talaga yan. Pero ang ganda, no? Mm-hmm. Pero matindi mo, may malilingon talaga tayo na merong discipline, pero walang direction. Pero tingnan mo, ha, Pastor na ngayon, ha? Oh, Pastor. Sige. Announcement, lumang buhay lang to. Okay po ba? Para makita nating lahat.
ano ang nagiging resulta pag ang isang magulang ay sobrang lupit? Yun. Anong epekto nito sa iyo, Pastor? Yung naging epekto po na sa akin, Pastora, nadala ko po sa school. Ako'y elementary. Talagang palaban ko. Nagkaroon ako ng mainitin na rin po yung ulo ko. Bugnutin ako. Yung masabi mo lang sa akin na parang Paul doon sa aking pagkatao, talagang lalaban ka. Kung salitang kalye ay yayariin ka na kaagad. Yun po yung naging dulot po sa akin. Yun yung nako. Ano? Grabe, ano? Anong ibig sabihin itong nanulag ka ng mata dahil sa kalupitan noon ng papa namin? Ano yun? Nanulag. Para tumirik po. Ibig sabihin yung mata mo umikot, nanulag. Opo. Tumirik. Puti na po, Pastor, yung mata ko noon. Nung sinakal. Dahil? Opo. Nung sinakal ka? Sinakal ako ni Papa. Opo. Sino tumulong sa'yo? Nanay. Yung mama ko po ay kapit-kapit yung papa ko dito. Doon siya sakay para lang bitawan ako. Na nagmamakaawa po. Salamat kay nanay. O tapos, Pastor, pagdating sa school, elementary? Yung pagdating po naman sa school, yun nga po ay talagang naging ano ako, naging astig ako doon sa school. Oh. Kasi kung ano yung pinakita sa akin ng papa ko, ay siya rin ginagawa ko doon sa ibang tao. Mapababae man yan, teacher man yan, mapalalaki. Talagang wala pa akong takot noong panahon yun. Tindi. Sabi ni Margie Cristobal, pero dapat maipaliwanag if why nagawa yun. Oo, bakit nagawang sakaling ka? Bakit nagawa yun? Pastor, noong the time po na yun, yung kung bakit nagawa akong sakaling ay cutting class lang po yung pinakang... Ah, cutting class so, lang? Oo, cutting classes lang. Oh, kasi sabi naalala niya... Naalala ko din po noon, noong yung aking kapatid na sinundan, ayun, mas talagang... Mas malupit yung nagawa ni Papa doon. Ibinalot siya, Pastor, sa sako. Ha? Tapos may puno ng sampalok sa amin. Tinali doon sa pinakang taas. Sabay binata. Doon siya ibinitin sa puno ng sampalok. Ako naman po, ang gawa ko noon, para lang makababa yung kuya ko, binabantayan ko yung papa ko na umalis, pagkalis. Pakawalan kasi niya. Ang akala ko noon, hindi na nakakahinga yung kuya ko. Sa loob ng sako. Kaya ang ginawa ko, inuutay-utay kong ibaba yung sako kasi si Papa busy sa loob ng bahay. Inuutay-utay kong ibaba yung sako. Tapos, hindi kami nagpakita ng halos 2 days sa bahay. Naglayas kami. Kasi, mapapalo siya. Papalo mas lalong ako kasi tinulungan ko yung kapatid ko. Ito yung isang larawan, Pastora, na pag wala talagang direksyon sa bahay, ang disiplina ay isang bagay, no? Disiplina isang bagay. Pero yung lagyan ng direksyon, bakit ka nagdidisiplina, ito yung pinaka-importanteng bagay na dapat sana na malaman. Kasi sabi ng Ephesians 6 verse 4, mga magulang, huwag niyong ibuyo ang inyong mga anak sa labis ninyong kahigpitan. Sa halip, ito ang direksyon eh. Sa halip, palakihin nyo sila sa aral at tuntunin ng Panginoon. Kasi noon, may relihiyon lang eh. May reliyoso lang, pero walang direksyon. Nagsisimba lang, walang direksyon. Kasi inilayo lang talaga sa salita ng Diyos eh. Ang maraming tao, andoon lang luluhod, patayo, pero wala namang salita ng Diyos talaga na siyang pinaka-direksyon na magagabay. Nandoon lang yung payo. Pero yung mamulat ang tao sa salita ng Diyos, wala. Yan ang nangyari dyan. May disiplina, pero walang direksyon. Nako, yes. Mga ka-daily life sharing. Pinagkukwentuhan natin ito, tapos na. Para maging aral sa ating lahat. Dahil ang sabi naman ni Pastor Isaiah, ay born again na po ang tatay niya. Okay po ba? Nagbago. Kailangan makita natin ano bang pagkakaiba ng punishment sa discipline. Kasi nabasa ko kanina, ang sabi ni Lay, it's more on punishment, it's not discipline. Anong pagkakaiba? Ang punishment kasi ay ganito, punishment focuses on making a child suffer for breaking the law. So,
for breaking the rules, while discipline is teaching them about is about teaching him how to make a better choice next time. Yun, yun na ang dapat. So pinarusahan mo siya dahil nasuway niya ang batas, pero yung disiplina, iba, may kasamang pag-ibig. Yung punishment, sinaktan mo lang ng sinaktan, hindi mo tinuruan. Yan ang pagkakaiba. Dati pastora kasi, kala natin ang discipline at parusa iisa lang. Yan ang dati eh. Kasi walang alam eh. Kaya nga tama ang si Osaya eh, Osaya 4:6, my people destroyed because lack of knowledge. Ito yung hindi naunawaan noon. Pero magtataka ka ngayon, bakit, mamaya na lang yan, bakit ang daming mas mabait, nagdaan naman ng pangit na discipline na grabe, pangit na ganun. Pero ito medyo harsh. Oo, harsh na ito. Malupit. Actually, may mga magulang na kaya sila ganyang magdisiplina, may malaking kinalaman sa roots din nila. Nakita ko ito eh, ganito ang nanay ko dati eh. Dahil pinagmalupitan sila noon, ang alam nila paraan din yon, magmamalupit din. Pero without them knowing, rebellion ang dinadala nito. Oo, pero sabi dito, isa pa pastora, sabi ni Margie Cristobal ng ano, ng Melbourne, totoo po, di siguro alam pa yan ng tatay ni pastor. Pero ramdam ko na like niya na maging mabuti ang mga anak niya. Itong gusto niyang makita siguro. Gusto niya maging mabuti. Maging mabuti ang anak. Nga lamang, yung pamamaraan, hindi nga yan ganun. Pero yung motive ng ama, bakit ginawa yon? Kasi mapabuti ang anak. Oo. Kaya, nako, mga ka-daily life sharing, nandyan ba kayo? Ang gagawin natin ay wag punishment. Wag konting gagawin, kurot, palo, ng walang pagtuturo. Now, punishment versus discipline, iba. Oo. Ang discipline, you are preventing them. Kaya tinuturoan mo sila. Discipline speaks about prevention. Discipline speaks about corrective. You are correcting them. Yeah, hindi destroying them. Hindi, you don't destroy them. Sabi ni Leia Ponson, police ito eh. Oo. Pero sabi niya, police ito dati. Pero mas, sabi niya, pero maski anong lupit ng mga magulang noon, napabuti pa din ang mga bata. Ngayon, ang mga bata, konting galit mo lang, iba na ang mga ugali. O, di ba? Yung difference, di ba? Kita mo. Ngayon, di nga pinapagalitan. Binibigay pa nga lahat. Mas matindi pa namang, nako, mas matinding palaban. O, ito, dati ito, matinding ang nagdisiplina, pero ang mga bata na ayos. Ito naman ngayon, wala ngang nagdidisiplina, walang nagsasalita, walang pinapalo, pero mas malupit pang masuwayin. Ito yung kailangan mabalansi ngayon eh. Kailangan makita ng lahat. O, mabalansi ito ngayon. Kaya kung kayo po ay mga magulang, katulad namin, maintindihan natin ang pagkakaiba. Sa punishment, delikado yan. Buhay ang nakataya. Now, sa discipline, hindi yan delikado. Binubuksan mo ang magandang bukas sa iyong anak. Kaya sa Proverbs 22 verse 15, na ang kasutilan ng bata sa puso, yung kasutilan sa puso, puso yan eh. Ang kasutilan sa puso, ang katapat ay pamalo. Para maalis yung kasutilan ng bata, ang panapat, pamalo. So puso ang diferensya, hindi utak. Eh ngayon, napuno na ng utak, kahit may pinag-aralan, eh napakamasuwayin naman. Yan ang pagkakaiba niyan eh. Kasi ang puso kasi, ang kayabangan o ang kasutilan, nasa puso yan. So, kailangan madukot yan. Yun yung discipline. Yun yung dumudukot, yung discipline. Pero yung punishment, ay yun ang nag-aarangkada sa bata na lalong magwala. O kasi hindi ma-define ang difference between punishment and discipline. Yeah. Well, anyway, we cannot correct what happened from the past. O, tapos na. But we can do something better today, yes. Especially if we are now parents. Oo, kung mga magulang na tayo. At nakita natin yung resulta nito na sinasabi pa lang ni Pastor Isaiah, nagrebelde siya at naging depressed siya. Dala-dala niya ito hanggang sa eskwelahan. O kaya pala at nakita natin, o kaya desperation eh. Kaya desperation ang topic. Sobrang desperado niya. Pastor, ano yung pinaka-extreme na nangyari sa iyo ng sasabihin natin, dahil nabanggit mo na desperado ka, ano yung pinaka-worst na nangyari sa inyong elementary ka?
Sa akin po, yung pinaka-worst na nangyari ng elementary ay talagang hindi po ako pastora, ano, yung tawag nito. Hindi po ako ipinapasa ng aking mga teacher. No? Oh? Opo. Kasi bagsak ako sa subject. Mm. Lahat ng subject ko, bagsak ako. Mm. Kaya nung itinanong po sa akin yung kung ano yung achievement ko nung elementary, wala po talaga akong maisagot. Mm. Kasi yung mga panahon na yan, talagang yung bukod sa wala na yung sa kaisipan ko yung pag-aaral, nawala na rin yung pangarap ko. May pangarap ako, pero unti-unti habang grade 4 ka, grade 5 ka, grade 6 ka, unti-unting nawawala dahil doon sa nadadala mong sama ng loob. Kaya sabi ko nga, yung pag-aaral ko noon, sabi ko, hindi ko alam kung may mapupuntahan. Nakakapasa lang ako sa aking mga subject dahil ako'y pinagdadamo, pinaggagardin doon sa aming likod. Yun lang po kung bakit ako nakakapasa. Pinagagardin ako doon sa likod, pinagtatanim ako ng mga gulay, inuutusan ako ng kung ano-ano, para lang makapasa ako. Yun ay gagawin ko naman po para lang makapasa ako, para lang maipasa ko yung grade 6 ko na pag-aaral ko noon. Anong pangarap mo noon, Pastor, nung bata ka? Pastor, ang pangarap ko po noon talaga nung bata po ako ay magpulis. Oh, dahil? Kasi po, yung mahilig po ako sa baril-barilan. Wala, that time po na yun, wala naman po kaming pambili. Ang ginagawa ko po noon ay yung tangkay ng saging, Pastor Dong. Yun po yung ginagawa po namin. Uh-oh. Tapos po yung tangkay ng nyog na hilaw. Tangkay ng nyog na hilaw. Yan po yung ginagawa naming baril-barilan. Kaya tumatak sa isip ko, nakakapanood pa ako ng mga nagbabaril-barilan. Hmm. Parang nagkaroon ako ng, sabi ko, pangarap ko magpulis. Pangarap ko yun kasi parang ang ganda ng trabaho nila. May bitbit ka laging baril. Talagang ang ganda ng katawan mo tignan kasi ano pa doon sa training nila. Kaya yun yung nailagay sa puso ko na nung bata pa ako, elementary pa lang ako, yun yung pangarap ko magpulis. Wow. Ngayon, Pastor, kung 13 kayong magkakapatid, lahat ba kayo ay napag-aral ng magulang mo? Hindi po kami, Pastora, nakapag-aral lahat. Ang katunayan po niyan, ang nakapagtapos lamang po sa aming 13 na magkakapatid ay yung pinakambunso po namin. Kung bakit po siya nakapagtapos ay kinuha siya ng ate ko dito sa Laguna. Dahil ayaw ng ate ko, ng panganay naming babae, ayaw ni ate na sa pamilya namin, sa dami naming magkakapatid, kahit isa man lamang daw po makapagtapos. Wow. Makapagtapos. Salamat sa Diyos. Salamat sa ating nangarap. Sige. Nung high school ka, nag-high school po ba kayo? Opo, na nakatungtong naman po ako, Pastor, ng first year high school. Ah? First year lang? First year lang po. Parang napaka-meaningful na first year na yan, ha? Kwento mo nga. Opo. First year. First year high school po ako. Talagang, nung grade 6, talagang yun yung pangarap ko magpulis. Parang naidala ko siya doon sa first year high school ko. Ang ganda, parang inspirasyon ako na mag-aral. May pinaghuhugutan ako kung bakit ako mag-aral. Isa pa, dahil mahirap kami. Ganun lang yung pamumuhay namin. Talagang porsigido din po ako na yun, nung that time. Pero nung dahil sa kahirapan, at talaga ay sa school, ang daming bayarin. Ang daming bayarin sa school. Hindi po ako nakakapagbayad. Pinapaulit-ulit sa akin ng advisor ko na kailangan mo nang magbayad ng ganito sa gantong araw kasi magtatapos na yung taon, kailangan nang
bili ng mga pintura yan, kailangan na yan sa school, yung mga pera na yan na naiipo natin. At doon din po, sa high school life ko na yun, first year high school ko, doon din po natapos yung mga pangarap ko. Doon din po ako, talagang doon natigil na yung pangarap ko. Kasi po, na-drop out po ako, Pastor Dong. Na-drop out? Apo, tinanggal po ako sa school. Sa anong dahilan? Yun pa rin po yung sasama ng loob. O, dala-dala talagang, mo pa rin. Apo, gusto kong kinapitan ko yung teacher ko sa kwilyo. Babae pa naman po. Babae. Kinapitan ko sa kwilyo. Sabi ko, hindi ka ba makaintindi ng taong walang pera? Sabi ko, at ganyan na lang talaga na ipamumukha mo sa akin na ang dami po kasing kaklase ko na binabanggitan ako, nandoon yung mga kaklase ko, parang pinapahiya po ako. At doon na rin dahil sa naalala ko, sabi ko, dapat magulang ko nito ang may siya yung magbabayad nito, siya yung magpo-provide ng pambayad namin sa school. Pero dahil nga doon sa dumagdag pa yung nangyayari sa akin na pagdidisiplina, parang sabi ko, pumasok sa isip ko, parang yung magulang ko nga, walang pangarap sa akin, bakit pa ako mangangarap? Sabi ko ganun. Talagang dinakot ko siya sa kwelyo. Noong the time po na yon, sabi sa akin ng mga kaklase ko, ay tigilan ko na daw po. Bitawan ko na daw ang aking teacher kasi talagang ano na siya, Pastor, high blood po pati siya. Nag-iisa-isa na lang yung hininga niya. Sa pinto, lalaglag na siya sa sahig eh. Inalalayan na ng aking mga kaklase. At nung time po na yon, sabi sa akin, pinatawag ako sa principal's office. Sabi sa akin, kahit sang school, hindi ka na pwedeng tanggapin as ibotche. Oh. Wala ka na, drop out ka na sa lahat ng school. Kahit magsumikap ka, yun pa yung tumatak sa isip ko na sabi niya, kahit anong pagsisikap mo, hindi mo na maabot yung pangarap mo dahil hindi ka natatanggapin sa ibang school. No. Kaya nung time po na yon, yung pagtigil ko, tinanggal nila ako sa school, mas lalong lumala yung aking buhay. Naging masalimuot. Yung pagmamahal sa pamilya na gusto kong makita, yung pagmamahal sa pamilya na gusto kong maramdaman, yun yung nagtulak sa akin para sa ibang tao ko hanapin. Yun yung nagtulak sa akin para maging parang wala ka ng pangarap. Mahina kang tao. Hindi mo maaabot yung mga pangarap mo. Yun na lang yung sumiksik. Talagang hinanap ko yung kaligayahan sa mundong ito. At that time na yon, marunong na rin ako magbisyo dahil 10 years old. Naninigarilyo na po ako. Nung nawala ako sa school, mas lalong tumaas yung paninigarilyo ko, Pastor. Umabot ng 3 kaha isang araw yung bisyo ko sa sigarilyo. Saan ka kumukuha ng pambisyo mo? Naghahanap buhay pa ako ng sarili, Pastora. Hindi ko na po pinapaalam kila Mama na may kinikita rin pa akong kaunting kita. Yun po yung nagiging suporta ko sa bisyo ko. Nako, mga ka-daily life sharing. Grabe. Katindi nito. 3 kaha? Sumasapat ba ang paghahanap buhay mo? Opo, Pasora. Yung isang kaha naman po nung mga panahong yon ay mura pa lang naman po. Ang sigarilyo ko noon ay portion ng putik. Yung pinaka-sigarilyo ko, mura pa ng that time noon. Di mo ba naranasan ng ibang bisyo? Maliban sa sigarilyo, ano pa ang ginawa mo? Nung
nagbinata na, talagang naging masama na yung dating sa akin ng mundo, natuto na rin po akong mag-inom, Pastora. Mm-hmm. Magat gabi, inom ako. At sa laot, kapag kami ay nangingisda, naalala ko noon, nagtitira ako ng gasolina. Oh. So, nagtitira ako ng gasolina doon sa pinakang galon ng gasolina. Ayun po yung aking sinisinghot. Jesus. Yun yung aking sinisinghot sa ilong. Nung mga panahon po kasi na yun, walang rugby, walang bulkasil. Dito sa Manila, high-tech na yung mga bata eh. May nakabulkasil na. Huwag mo na nagmenta. Huwag mo na. Baka mapagdawaran pa. Huwag gagayahin. Bura. Nakakalungkot. Basta diretso na lang. O, tapos, Pastor, maliban doon, ano pa ang naranasan? So, dahil nag-upgrade na ang bisyo mo, paano pang sasapat ang kinikita mo? May iba ka bang sideline? Naranasan din po namin magnakaw po ng mga panahon yun. Pero hindi naman po siya pera yung ninanakaw namin. Ninanakaw namin minsan ay mga manok. Huh? Mga kamuting kahoy. Oh. Teka, saan ka ba nagnanakaw ng manok, ha? Baka yan yung manok na hinahanap nila. Kahapon ba yun ang nakaraan? Sige, manok. Ano ba? Manok. Kamuting kahoy. Mm. Ang pinakang malaking kinukuha namin noon, inanakaw namin noon, kalabaw. Ay yung lapu-lapo, Pastor Dong, sa fish cage. Fish cage? Huh? Apo. Yun po. O kasi kinukulture kasi ang lapu-lapo, Pastor. Kinukulture po yun. Yun po yung pinakang mahal. Kapag nakakuha po kami noon, sa loob ng kahit isang buwan kaming hindi maghanap buhay, sasapat po yung pera na may bibenta no. Pag ibinibenta, mahal yun eh. Okay. Yung kulay pula ba? Ano po siya? Yung marins. Mga mamahalin nga ang lapu-lapu yun. Apo. Ay, grabe no. Na. Sandali. Sabi ng iba, parang nagutom tuloy ako. Nakakabagbag ng damdamin yung kwento mo, Pastor. Nakakaiyak. Mm. Ngayon, Pastor, maliban dyan, nung ano yan, ibig sabihin hindi po kayo nakagraduate ng high school. Drop out nga siya, Pastor. Dahil sa drop out. Apo. Oo. Ano, kung hindi ka na nag-aral, maliban sa nagbisyo ka na, anong hindi mo makakalimutang tagpo nung high school ka? Yung high school po ako, yun po yung pinakang hindi ko makakalimutan, Pastora. Talagang yun. Yun lang yung tumatak sa isip ko nung na-drop out ako. Yun na yung hindi talaga nawala yun. Yun yung pinakang... Yung pinitsara yung teacher niya. Opo. Yun yung pinakang tumatak sa puso at isip ko. So, lahat iyon ang pinagugutan mo bakit ka naging ganun? Desperado. Dahil sa pamilyang di mo nakitaan ang pag-ibig, naghahanap ka ng pag-ibig, naghahanap ka ng pagkalinga, naghahanap ka ng panahon, attention. So, dahil wala kang nakita at lalo kang nagpakita pa ng lalo kang sinasaktan, so nadala mo yung pagiging palaban sa labas. So, ang barkada mo na napuntahan ay mali. Mm-mm. Tama ba, Pastor? Mukhang naghang siya. Pastor Dong, ano ang epekto talaga ng yung maltreatment nga eh? Ang alam na magulang ay nagtuturo. Itinutuwid, pero nakakapahamakan pala ang dinudulot nito. So, makikita mo, Pastora, napakahalaga yung salitang spirit, no? Sabi ng Philippians 4:9, what you have learned, what you have heard, what you have received, and then the next one is what you have seen in me, then the next one, number 5, is practice these things. Practice these things. Now, ngayon, yung word na practice. Opo. Tapos, at sabi doon, and the God of peace
will be with you. The God of peace will be with you. So, ito yung isa sa mga ingredients na kailangan ng lahat ng individual. What you have learned, what you have seen, what you have learned, what you have received, what you have heard, and what you have seen in me. Ang nawala kasi ngayon, Pastora, yung mag-model. Matitingnan mo sa lahat ng parlor, may makikita kang mga picture ng artista. Kasi may paggagayahin kung anong hitsura ng buhok na gusto mo. Now, in the spirit point of view, kulang talaga ng nagmo-modelo ngayon, Pastora, para paggagayahan ng pattern ang maraming individual, kagaya ng bisita natin ngayon si Pastor Isaiah. Opo. Na kaya ang pinagugutan niya kung bakit siya nagiging palaban nung time na yon. Kasi wala nga talaga, na-drop out pa siya sa school. Napaka-desperate na buhay yan. Sa negative side, ah. Napaka-desperadong buhay yan. Ito. At siyempre, kung sino siya, yun din ang magiging barkada niya. Kaya natuto siyang magnakaw. Ayan yan, Pastora. Kaya ngayon, kailangan ho talaga ang Philippians 4:9 na may nang magtuturo. Merong modelo. What you have seen in me, sabi ni Paul, practice these things. No? Anong ipapractice, Pastora, na positive kung wala namang modelong positive para siya ay magkaroon ng tama ring na positive na ugali. Oo, kaya yan yung dahilan. Yan yung kailangan ngayon sa end time harvest. Yan. Oo, yan yan, Pastora. Okay, yung ulit ko mga daily life sharing, kwento na lang ito. Pero yes, parang medyo intense ano po ang kwento, pero may aral dito. Pastor naman na siya ngayon. So ibig sabihin, along the way may magandang ginawa pa na sa buhay. Dagdag ko pa, Pastora, 'di ba? Meron tayo na smoking is not good in our body, pero magtatanong ka, bakit ang daming nag-smoke? It's not good. Kasi yung addiction. Yun yung isa sa makikita mo kasi walang nag-model. Ang nagmo-model kasi ngayon lahat halos kabarkada. Ni Garillo, si tangay din siya. Kaya kung meron sana ang nagdala sa kanya para sa isang gawaing marangal, naayos din siya. Kaya nga. Kaya yan ang balance. Ngayon, Pastor, paano kang napunta dyan sa Laguna? Yun po yung kung bakit po ako napunta po dito sa Laguna. Nagkaroon po ako ng kaso diyan sa Palawan. Nagkaroon po ako ng kaso sa Palawan. Gawa po nung aking kaibigan, naalala ko po noon, puso po sa amin yung pesta-pesta noon sa bawat barangay. Napagawi kami sa isang barangay na yung kaibigan ko ay nandoon pala yung naging jowa ng girlfriend niya. So, nagka-problema siya, lumapit sa akin, medyo, kumbaga ay may tama na rin ang alak, may alak na rin sa utak. Bilang kaibigan, hindi ko na rin po tinanggihan yung kanyang alok sa akin, natulungan ko siya. Hindi ko na rin nagawang tanggihan kasi matalik kong kaibigan. Naganap nga po yung gulo na... May sinuot ako, Pastor, kung alam mo po yung inilalagay sa kamay. Yung pichakurno, kung tawagin. Apo, yun po yung pinakang gamit ko na halos hindi ka siya yung 10 banid sa putok ng ulo ng tao dito. Kasi halos pag isinuntok yun, isinuot yun sa daliri eh. Opo. Sinusubukan ko po yun sa saging. Talagang tumba yung saging eh. Kapag isinuntok mo yun. So yun ang naging dahilan. Opo, yun po yung naging dahilan. Malakas ka na bata dahil yung mga time na yun, pag nasa probinsya ka, ang lalakas ng katawan, Pastora. Pastor! Opo. Tama na muna, masakit sa dibdib eh. Nagka-girlfriend ka ba nung kabataan mo bago tayo pumunta sa Laguna? Ibahin mo na natin, ibahin. Ako po yung nagka-girlfriend din po, magandang alaala. Pero masakit sa... magandang alaala. Malamat ng masakit batang na karanasan. Magandang alaala. Masakit sa bulsa. Puro puro desperado ah. Ilan ba ang naging girlfriend mo? Isa lang po, Pastora, nung ako'y manusa dito. Sa Palawan, wala kang girlfriend. Po, isa po yung first love ko. First love ko sa Palawan. Oh, nagka-first love ka din. Pero yung... Nawala rin po yung first love.
Nawala, iniwanan mo ba? Ako po yung iniwan. Oh, kalungkot naman ito. Kaya pala ang tindi ng desperation sa buhay nito. Ginagapunta na nga tayo sa Laguna. Tapos, nakarating ka dyan sa Laguna dahil meron kang kaso. Opo, tumakas lang po ako noon sa amin. At, di ba pangarap mo maging polis? Opo, kung naalala niyo po yung kwento ko kanina na elementary pa lang po ako ay pangarap ko ng magpolis. Dahil gusto ko nang magkaroon ng baril, mahilig ako sa baril-barilan. Pero nung ako, age 18 years old po ako, naputol yung pangarap kong pagka-polis dahil ako na yung hinahabol, pastor ng polis. Eh? Ako, ako na yung gustong-gustong habulin ng polis. Kaya nagkaroon po, pastora, nagkaroon ako ng trauma eh. Kapag may nakikita akong polis, nung mga panong yun, hindi pa ako Kristiyano, ay talagang hindi ako naglalapit. Hindi ako naglalapit sa mga polis. Talagang lumalayo ako, nagkaroon ako ng trauma kasi ako yung hinahabol ng mga polis. Opo, gusto kong sabihin sa iyo, maraming polis na nakikinig. Oh. Si Lea Puncion, SPO4 yan, retard na polis. Kare-retard lang. Ay, nako. Sa madalit sabi, pagdating mo ng Laguna, dahil tumakas ka, nagtino ka na. Inayos mo na yung buhay mo. Hindi pa rin po. Ha? Hindi pa rin po naging maayos kasi sinundan ako ng pagiging desperado ko dito sa Manila. Pastor, sumakay sa barko yung pagiging desperado ko. Kasi sumasakay din yung spirit kasi yan, hindi mo pala iniwanan yon? Hindi. Ba't di mo iniwanan? May istorya dyan, pastora. Yung tao, kung gusto niyang magbago ang buhay, akala niya ang pagbabago ng buhay, pagbabago ng lugar. Hindi yan totoo. Kasi ang problema, sumasakay din yan kung saan ka sumakay. Hey! Totoo yan. Nako, mga ka-daily life sharing. Etong bisita natin, pangarap mag-police, bandang huli. Siya ang hinabol ng police. Sobrang desperado na nga sa lugar niya. Tumakas at iniwanan. Ang problema, sumakay din yung problema. Sumakay din problema. Nako! Nako! Nako, nako, nako. Sandali nga. So, ang aral, pastora, hindi pagbabago ng lugar. Opo. Oh, hindi pagbabago ng lugar, kundi pagbabago ng puso dapat. Ang tanong, nagbago ba talaga nung nagbago ka ng lugar, pastor? Pastor, hindi po kaagad nabago yung aking puso. Hindi kaagad. Apo, hindi kaagad. Kasi ang naging buhay ko pa rin po noon dito sa Laguna ay manginginom pa rin. No. Inom ako naulit dito, lang din. Inom ako doon. Opo, naging babaero. Yun po yung naging ano ko. Kasi naalala ko yung first love ko. Umano sa isip ko. Sabi ko, ganyan pala kayong mga babae. Sabi ko, ganun, mga manluloko. Hintayin nyo. Gagawin ko rin sa inyo. Kaya naging babayero po ako, pastora. Yung mga panahon. Anong ibig sabihin ng de babayero sa'yo? Alam mo, sandali, pastora. Anong definition sa'yo ng babayero? Ano? Sa akin po, yung pagiging definition po ng babayero ay sikat ka, kilala ka, lalaki ka kapag marami kang babae. No? Parang ganun po. May lima ka rin bang sabay-sabay? Nung guest no Sabado, lima sabay-sabay eh. Oo. Yun niya, magaling umischedule eh. Sa akin naman po ay tatlo, naranasan kong tatlo. May nagpapatanong, nagbayad daw ba sa barko, pastor, yung sumakay na problema? Hindi niya nagtatanong. Parehas po kami, pastora. Parehas kami ng problema kung hindi nagbayad. Kasi nung pumunta ako dito, nung sumakay ako sa barko, wala akong pamasahe. Dito na lang ako binayaran ng ate ko sa pier. Hindi po ako pinababa ng kapitan kasi wala nga po akong pambayad. Pinawa yung mga gamit ko para lang make sure nila na makabayad ako. Kinuhaan muna nila yung mga gamit ko. Kadami problema. Buti hindi ka pinatalon at panalangoy pa uwi. Kasi noong diba, pag nag-away kayo sa bangka, para wag kang tamaan noong ano sa Guan, di lumangoy ka na lang, pabalik sa Aplaya. Ngayon, sumakay ka ng barko para tumakas. Buti hindi ka pinatalon. Sa pelikula lang yon, scripted yun.
sabi nga po nung kapitan ng barko sa akin, sabi niya, alam ko na yung mga estilo niyong ganyan. Marami na po palang gumawa no. Na kapag malapit ka na doon sa pier, tatalo na lang. Kaya kinuha niya yung bag ko. Hindi pala fake news, Pastor. True news pala. Marami na palang gumawa niyan. Okay. Alam mo ba, sabi ni Bishop Joey Lapitan, gustong magpulis, pero hinabol ng pulis. At least, naging batinik sa chicks. Kaya, pulis pa rin. Ano ba yan? Ano ba yan? Oh, tapos Pastor, ano nangyari? Nasa ano ka na? Okay, Laguna na. Binayaran na ng ate mo. O sige. O Laguna ka na. Ano nangyari? No, sa Laguna po ay, yun na po yung, ayun pa rin po, gaya ng kwento ko kanina, ay talagang naging manginginom pa rin ako. Ang hilig ko ay basketball. Hindi ako naaasahan ng ate ko. Naging babaero ako. Noong that time hindi na yun. Hindi ka nahihiya? Nakitira ka sa ate mo? Wala kang ginagawa? Yun po, Pastora. Talagang wala po akong hiya rin talaga noong that time na yun. Kasi naalala ko noon yung ate ko po ay ginigising ako ng madaling araw. Kasi yung kapitbahay namin ay buntis daw. Lumayas na daw ako, binibigyan ako ng 500 para lang palayasin ako. Kasi hindi niya daw kayang harapin yung mga magulang ng ganun-ganun na lang. At sinabihan niya ako na sa dami mo ng babae na dinadala dito, mga babae na dinadala mo dito, eh wala ka man lamang napatunayan sa kanila na kung mahal mo ba talaga siya o papakasalan mo. Yung ginagawa mo lang sa kanila, eh talagang mag-enjoy ka lang. Wala kang purpose para mag-asawa. Yun po yung naging ano sa akin ng ate ko. Hindi ka ba napagod sa mga pinaggagawa mo? Pastora, ako po ay dumating din po yung time na parang nagkaroon din po ako ng napagod. Talagang sabi ko, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang saan? Hanggang kailan ako mag lalakad sa pamumuhay na ganito? Hanggang kailan ko masusumpungan yung tunay, wagas na kaligayahan? Naging masaya ako ng mga panahon yun, pero pagka matutulog ka, masaya kang matutulog, pagising mo naman, doon nandoon pa rin yung problema. Yun po yung naging ano ko. Ay, naku. Kailan mo, Pastor, nakilala ang Panginoon? Nakilala ko po ang Diyos ay 2013 po. Ilan at taon po kayo noon? At the age of 20 po. Si, ang ginamit po ng Panginoon para makilala ko ang Diyos sa aking buhay, ang aking pong mahal na tatay sa lugar ng Laguna, Pastor Oscar Puñate. Saan kanya nakita? Doon po sa bahay po namin, kasi yung mama ko ay nag-church na rin po sa kanila. Sabi sa kanya ni mama na, Pastor, may anak ako diyang pumunta ngayon sa Laguna. Pwede po bang pasyal-pasyalan nyo sa bahay? Mag-kanda kayo ng Bible study sa bahay para lang at least malagyan siya ng salita ng Diyos. At doon ko naman po naramdaman, Pastora, yung talagang yung hinanap ko noon nung bata ako na itinuring kang bilang isang anak, doon ko nasumpungan. Wow. Sabi ko, parang kumbaga, mas gusto ko ba siyang ituring na tunay na magulang kisa doon sa aking talagang real parents ko. At sabi ko nga, talagang nahuli niya rin yung loob ko kasi kapag magba-Bible study siya sa amin, tinataguan ko, sasabihin ko sa pamangkin ko na umalis ako, pero hindi naman, nandun lang ako sa loob. At sa pagsama-sama niya sa akin, sa mga anniversary, sa mga Bible study, April 18, 2013, 20 years old ako, doon ko naranasan yung Diyos sa aking buhay. Wow. Doon ko nakilala ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon. Kwento mo nga, Pastor.
Ikwento mo nga yung araw na yon nung encounter mo sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, bakit ngayon lang kita naranasan ng ganito? Meron palang pag-asa. Dapat noon pa. Yun din yung naging tanong ko sa Diyos. Sabi ko, dapat noon pa na, sabi ko, huli na ang lahat eh. Wala na akong pangarap sa buhay. Ayaw na rin sa akin halos ng aking mga kapatid. Sabi ko, para saan pa na makilala kita ngayon? Tinanong ko sa Diyos. Sabi ko, wala na rin kong saysay na makilala kita. Iyak ako ng iyak kasi habang nagpipray si Pastor Bibo, nagwo-worship, talagang naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Nasabi niya sa akin, anak, yung tao, walang pangarap para sa iyo, pero ako meron. At sabi ko, Panginoon, paano ka nagkaroon ng pangarap sa akin? Wala akong natapos. Grade 6 lang yung natapos ko. First year high school, na-drop out ako. Paano ka nagkaroon ng pangarap sa akin? Wow. Paano ka naging seryoso doon sa buhay ko na babaguhin mo talaga to? Kasi ako mismo nga, walang tiwala sa sarili ko eh. Ako mismo, hindi ako nagtitiwala sa sarili ko. Kaya, imposibleng nandoon yung plano mo at pangarap para sa akin. Kaya sabi ko, yun, talagang inaccept ko yung Espiritu ng Diyos. Inaccept ko yung Panginoon sa aking buhay. Na kalaunan. Parang sabi ko, ito na ba yung magiging buhay ko na nakikita ko? Sabi ko, na maglingkod sa Panginoon, napakasarap. Napakasaya yung wala kang pangarap, binigyan ka ng pangarap ng Diyos, yung wala kang plano sa buhay, bagamat ganun yung pinag-aralan mo, bibigyan ka ng magandang plano ng Diyos sa buhay. Sabi ko, ito pala yung Panginoon. Amen. Ito pala yung napakasarap na magkaroon ka ng Diyos tagapagligtas ng ating buong buhay. Amen. Pastor, nung oras na yan, dumating ba sa puso mo na yakapin ang nanay at tatay mo nung kasalukuyan mo tinatanggap ang Panginoong Hesus, Panginoon sa buhay mo? Opo, Pastora. Talagang sabi ko, Panginoon, patawad. Kasi mali rin po yung aking mga nagawa nung ako'y bata pa. Siguro dahil sa nagawa nila sa akin yun. Dahil ganun ako. Yung naalala ko po, na kwento ko kanina, na nagkaroon ako ng sama ng loob sa magulang ko, nung nakilala ko po ang Diyos, hindi ko man po sila kaagad nakaharap para patawarin, humingi ng tawad para sa kanila. Nung mismong pumunta po sila dito, niyakap ko talaga ang aking mama at papa. Wow. Sabi ko, Ma, Pa, patawad. Pasensya sa mga nagawa ko. Nagtanim ako ng sama ng loob. Kasi sabi ko sa papa ko noon, sinabihan ko ang papa ko na tatanda ka rin. Mag-ugod-ugod ka rin. Na parang halos isumpa ko yung papa ko. Pero nung nakilala ko ang Diyos, binigyan ako ng Diyos na pusong mapagpatawad. Hallelujah. Pusong mapagpakumbaba. Amen. Na parang sa gitna ng naranasan mo na yon na kabigatan, parang ayaw mong pakawalan yung sama ng loob mo sa iyong puso. Pero dahil yung Diyos yung kumilos, sabi nga, bato man ang iyong naging puso, kayang palambutin ng Diyos. Amen. Grabe. Yun po yung naging experience ko nun sa Lord. Alam mo, Pastora May, kasi itong nakikita ko sa nga nangyari nito sa nasa Psalms 27 yan, verse 10 eh, na itakwil man ako ng aking ama at ina. Sabi doon, si Yahweh ang sa akin mag-aaruga. Amen. So kaya ka lumipad doon, pupuntang Laguna, umano kang Laguna para
ituloy yung proseso ng Diyos na inumpisahan sa iyo. Mm. Alam mo, Pastora, lahat ng tao dadalhin talaga ng Diyos doon sa point of no choice. Mm. Point of no choice, yung sinabi niya kanina na, wala na akong ano, wala na ako, ngayon pa lang, ngayon pa lang Lord, ngayon pa lang, kung kailan, yung mga ganyan, kung kailan wala na ako, kung kailan na-drop out ako, kung kailan. So, yun ay mga external na nangyari. Dadaling ka ng Diyos doon sa pagitan ng pader mo na mauntog ka doon para maranasan mo ang salitang si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Amen. Yan yung ibig sabihin niyan, Pastora. Praise God. So, Pastor, naranasan mo yung bagong buhay. Apo. Naranasan mo ang yakap ng Panginoon. Amen. Kwento mo nga sa amin yung journey mo, mga panahon na yon na nakilala mo ang Diyos. Ano yung kasunod na nangyari? Nung nakilala ko po ang Diyos ay naipagamit ko rin po ang aking buhay, Pastor. Naging worship leader din po ako sa church. Mm-hmm. Sa Mabuhay, Pastor Oscar Cunyate, hinubog ang aking puso. Mm-hmm. At habang tumatagal yung panahon ko doon sa pagiging worship leader ko, hindi ko nababantayan, Pastor, yung aking puso. Na nagkakaroon na pala ako ng nung nakikilala na ako sa God's Kingdom bilang worship leader, yung fame, hindi ko nababantayan yun. Yun yung sinamantala ko. At kasi pag worship leader ka, maraming parang feel ko noon, nararamdaman ko noon na maraming umahanga sa'yo. Lalong-lalo na yung kapag yung tawag ko nito, yung lalo na yung nakilala ko noon na babae, talagang humanga siya. Humanga siya sa akin. At nagkaroon po kami ng mahabang relasyon. Oh. Almost 2 years kami na magkarelasyon. At nagkaroon din po kami, nagkaroon kami ng balak na magpakasal. Oh. Kasi in-announce na rin po sa church namin na ito si Asiboche at saka yung gantong babae ay hindi nyo na kailangang ligawan. Huwag na kayo magpaligaw sa ganito. So, naayos na yung kasal namin. Meron kaming ninang at ninong na rin. May wedding ring na rin po kaming binili. At yung babae, binihisan po ako. Binilan ako ng motor, cellphone. Parang tingin ko sa sarili ko, parang hindi ko nababantayan yung sarili ko na nagiging makalaman na pala yung puso ko. Wow. Noong that time po na yun, biglang bumaba po yung aking nararamdaman. Nagkaroon ako ng takot. Huh? Kasi pag mag-asawa na, sabi ko, pag mag-asawa na ako, ano yung papakain ko sa buhay sa aking mga anak? Sa aking asawa. Kasi nakita ko sa amin, halos isang, wala kang makain sa loob ng isang araw. Hindi ka makakain ng tatlong bisis sa isang araw. Yun yung pumasok sa isip ko, natakot po ako. At sabi nga po doon sa mag-aasawa na parang ang mag-asawa daw ay parang teleserye. Naalala ko po. Sabi niya, may drama. Maganda kung drama yung mapuntahan mo. Maganda kung may comedy, yung buhay mag-asawa. Eh, paano kung puro action? Sabi niya, Pastor. Paano kung puro action ang yung maranasan mo bilang mag-asawa? Eh, sa amin, yun? Nakikita ko. Anong halimbawa ng action? Pastor, yung parang binubugbog yung asawa. Action pala yun. Na maliltrato. Yun po yung parang pinakang action sa mag-asawa. Kaya natakot din po ako. Natakot din po ako na mag-asawa. At nag-decide po ako na iurong yung kasal. Huh? Ako po yung umayaw. Huh? Nung the time po na yun. Dahil... Oh. Sa bata pa ay parang
naging mura yung kaisipan ko sa ganong relasyon. Mm. Umayaw po ako. Teka, ikakasal ka na? Umayaw ka? Opo. Ilan taong ka nun? Nasa 23. Oh. Pastora. 22 pa 23 po ako. Ganun oh, po. Tapos? Handa na ang lahat. Opo. May wedding gown na. Sa wedding gown po ay pinoproseso na. Pinapatahi na po. Time na yun. At mas excited po sa akin yung babae. Oh. Kasi gusto niyang makasal. Ang pangarap ko naman sa kanya noon, maganda naman yung pangarap ko, naging pangarap ko na sabi ko bago may mangyari sa atin, may kasal tayo. So, yun po yung naging pangako ko sa kanya at nagtiwala naman yung babae. Pero dumating sa point na ako yung umayaw, natakot ako, mag-asawa. Huh? Doon na talagang umiyak na rin po yung babae na halos... Natural! Opo, na halos itik si Pastor Bebot, si Pastor Oscar Cunyate. Pastor, pwede niyo po bang kausapin si Isaiah? Pwede niyo ba siyang mag-usap kaming dalawa? At noong time po na yun, naalala ko rin, si Pastor Oscar ay chinat po ako. Tinex ako na Brad, pumunta ka dito sa bahay. Kakausapin lang kita. Sabi ko, sige po Pastor, dadaan po ako dyan. Pumunta po ako dyan. Hindi ko po alam, Pastor, Pastora, yung babae nandoon pala kila Pastor Oscar. Talagang pagkakita ko doon sa babae ay halos mapaluha rin po ako kasi natural. Nararamdaman niya ay nararamdaman ko rin yung sakit. Alam mo palang masakit Naasar ako. Kawawa naman yung girlfriend. O tapos? At sabi sa sandali. Akin, Pastor, ilang taon ang agwat ninyo ng babae? Halos 5 years po, Pastora. 5 years lang naman eh. Matanda siya sa iyo. Opo. Tapos? Namanhikan ka na ba? Okay na po. Hindi po ako nagkaroon ng pamanhikan doon sa mga kapatid kasi okay na po yung pakikisama namin. Pakikisama ko sa mga kapatid. Nagkasundo sa na, ibig sabihin. Nagkasundo ng ikasan. May kasunduan na, iniwanan mo pa. Opo. Anong mukha mo noon? Wala po akong mukha noon, Pastora, na maiharap. Halos so, ibig sabihin, ang pinagugutan mo kaya ka umayaw dahil natakot ka, ganun. Opo. Nadami kasi na dumaan sa'yo, ha? Pinaglaruan mo kasi, ha? Sa dami ng pinaglaruan mo, ha? Naaasar ako. Huwag niyo akong awatin. Awat na. Nasaan bang batang ito? Naku, natutuwa. Ang hirap nun, ha? Huwag mo akong pakalmahin, Judy. Nanggigigil ako, ha? Tapos ano nangyari? Ay, nakakaasar. Yun po, nung pinapausap kami ni Pastor Oscar, umiyak yung babae. Hindi kasi tapos, nabunutan? Hindi naman po. Hindi kasi na pa? Hindi rin naman po. Hindi ka rin sinuntok? Hindi naman po. Mabait yung babae po eh. Sora. Mabait? Apo. Mabait pa siya. Pati ako puso daw. Puso ko puso daw. Puso mo, Pastora. Puso mo. So, ibig sabihin, ang taas ng takot mo. Kaya, ganun. Opo. Pastora, tingnan mo, Pastora. Grabe talagang takot. Bakit ka daw umayaw? Ulitin mo nga. Anong chill lang? Nanggigigil ako. Sabi ni Samuel Ceruela, Pastor, bakit ka umayaw? Eh, para ka nang tumama sa raffle noon. Ayun nga po, Pastor. Nakita ko po sa pamumuhay pamilya doon sa aming noon. Lugar. Ay, noon, hindi ko po kayang magbuhay talaga ng pamilya. Kita mo yung bangungot, Pastora, yung... Yun ang nagtulak sa kanya, bakit umayaw siya. Eh bakit ka pumasok sa relasyon? Bakit ka nakipagkompromiso? Bakit ka pumasok sa kasunduan? Tapos bigla kang tatalikod? Sabi ni Samuel Cirela. Ano? Sige, Pastora, siguan mo na. Nasa likod mo ako. Nanggigigil ako, ah.
Hindi nakakatuwa. Grabe, no? Yung takot na yan, no? Paano mong hinarap? Hindi po ako na, ano, hinarap ko po siya, kinausap ko. Pero sa mga kapatid niya ay... sandali, cool na cool ka nakikipag-usap, ha? Ganyan ka bang humarap, no? Relax lang po. Relax lang. Relax lang. Okay. Noong that time po na yung pastora na pinausap kami ni Pastor Bibot, pinahatid pa siya sa akin sa bahay nila. Mm. Pero ako po noon ay hindi na pumunta doon sa kanilang tahanan mismo. Sa kabilang bahay lang ako tumigil at ibinaba ko siya doon. Natakot din ako na harapin yung mga kapatid, pamilya, kasi bagamat Kristiyano yung pamilya, pero siyempre doon sa sakit na naranasan nila ay hindi nila kayang tanggapin. Alam mo ba, Pastor, sabi kanina ni Bea, naaawa ako sa iyo kanina. Ngayon? Sa ginawa mo, sa papakasalawan mo, inayon mo, naiinis na ako. Para tayo nanonood ng pelikula nito, ha? Grabe. Baka kaya ka doon natakot. Okay, sabi naman ni natakot brother. Natakot sa responsibilidad. Oo, sabi ni brother. Hindi niya kayang buhay ng mga anak niya, sabi ni Isabelita. Sabi rin ni Brother Ben Manga, 22-23, hindi pa responsable yun. Sabi ni Brother Ben Manga. Sabi ni Sally, buti na lang, hindi ka nahulog sa aking mga kamay kasi hindi ka makakatakbo. Oo, sabi. Lasog-lasog ang buto mo. Sabi ni ano, Pastora Generous Mercado, ang tindi ng phobia. Phobia yun eh. Pwede mo bang sisihin yung ganyan, yung phobia ang taas? Phobia din yan. Halimbawa, Pastora ha, magkatuluyan yan. Yun yung sinasabi niyang action. Na po. Yan po. Lalong lalaki ang bangungot kung nagkatuluyan yun. Sige nga, alam mo. Sumasakit ulo ko. Kasi babalansin natin ha. Kasi, alam mo, tingnan mo ha. Ang dami nang nangyari niyan sa iba. Basta. Kitang-kita natin. Sumasakit ulo ko. Mahirap. Kanina bida na siya. Oh. Ngayon, naging kontrabida. Ayan o, si kasi ako ha, sa akin pastora, di ko siya masisi dyan. Pero kawawa nga talaga yung babae. Pero alam mo ba ang nakita ko? Mas kawawa ang babae kung nagkatuluyan sila. Oh, sagutin mo nga. Siya na sumagot. Ikaw, Pastor, anong masasabi mo? Yung kung nagkatuluyan kami ng babae, Pastor, dahil doon sa kinikimkim ko na sama ng loob, pwede kong kapag wala nang makain, pag wala ka nang ibubuhay sa mga anak, doon mo na ibubunton yung galit mo sa kanya. Yun po yung kinakatakutan ko noon that time po na yun. Kaya hindi ako nag-stand doon, hindi ako na tumayo talaga doon sa pagiging isang lalaki doon sa aking papakasalan. Real yun, no? Ay, real life talk, mga ka-daily life sharing. Ha? Lumang buhay naman ito. Pati tuloy ako natatangay sa mga kwentong ganito. Oo. Bigla ako napagtanto, pastor na nga naman ito. Oo, meron talaga. Hindi ka pa pastor noon, pastor? Hindi pa? Wala pa po. Hindi pa naman pala eh. Lilawanagin niya. Kasi baka tingnan natin sa kategorya na pastor na siya noon. Hindi pa. So kung pastor na siya noon, hindi mangyari yun. Anong naging epekto sa'yo nung ginawa mo, pastor? Naging epekto po noon sa akin, natakot ako na magsimba. No? Naging backslider po ako, pastor. Tingnan mo. Sabi ni Pastor Mary Ann de Torres Sabio, delivered from sin, but not delivered from his past. Oo nga. Totoo yan. Sige nga, Pastor. Para sa alam ng mga nakikinig. Oo. Huwag kayong mag-alala, Pastor na siya ngayon. Naitama na niya. Oo. Yung pagkakamali niya. Pinapakinggan lang natin ano yung aral sa nangyaring likod. Aral. Sige nga, Pastor. Oo nga. So, naging backslider ka na 5 years. Opo. Anong hirap maging backslider? Doon ko po naranasan, Pastora, yung kung ano yung buhay ko dati na wala pa ako na pagkakilala ko sa Panginoon, naging parang duble. Ha? Mas malala. Naging mas malala. Hindi lang doon sa pamilya, kasi yung consequence na ginawa, yung magiging consequence doon sa akin,
hindi lang sa akin napunta yung iba eh. Doon sa pamilya ko. Nasira. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Pag isang demonyo umalis, bumabalik, mas marami. Di ba ganyan backslider? Yeah, totoo yan. Yan ang talaga ang tama kasi whether we like it or not, ang alam lang natin, ang sa gawain lang ng Diyos ang organize. Ang Diablo din organize. Ang Diablo, ang kaharian ng Diablo, organize din yan. Magtatawag yan ng mga magkakasama na espiritu at papasok doon sa isang tao. Kaya magiging mas worse pa kaysa dati ang taong yon. Kasi organized din ang kaaway. Ang akala ng iba na ang kaaway hindi organized, organized din sila. Nagkakasundo rin silang wasakin ang tao. Yan, ganyan sila ka-organized. Huwag nilang akalain, no? Kapag umalis yung dating espiritu, ang Panginoon, pag umalis, nakikita nga niyan eh, na makikita ng demonyo na mas malinis. Ano yung malinis? So, ibig sabihin ng malinis, wala ang kaharian ng Diyos doon. Wala ang paghahari. Yun ang meaning ng malinis pag nakita ng demonyo yon. At magtatawag yon ng pitong kasama. So, ngayon mo masasabi na ang demonyo at ang espiritu ng kadiliman, organized din sila. Para magsama yung pito, at lalong mawawasak at mas malala ang tao. So, ganyan ka-organize din ang kaaway, mga ka-abangers. Kailangan nyo maintindihan yan. Nakakatakot yun. Oo. Ngayon, Pastor, paano mo nakita at paano kang dumating sa realization na yung damage ng pagbabackslide mo? Anong naging event na nagbalik ka sa Panginoon ulit? Yun po yung nagkaroon ako ng asawa. Doon ako nagkaroon ng ano po, kasi po nung nagpursige na ako na bumalik sa Panginoon, mag-asawa kami nung aking may bahay, talagang inasal ka na. Ibig sabihin nakatagpo ka na ng babae ulit. Opo. Balikan natin, Pastora, konti. Nasa Matthew 12 yan verse 45. Na magiging yung seven others na spirits more wicked than itself. Nako, kakatakot. And they go and live there and the last state of that man becomes worse than the first. Yan yung, ganyan sila ka-organize ang kaaway. Kaya may kita nyo, akala natin ang kaaway, lagi natin sinasabi, disunited, magulo. Hindi ho. Ano rin sila? Sila ang nagkakaisang manggulo. Yan ang ibig sabihin yan. Manggulo. Kaya tingnan mo, sobrang grabe na itong ginagawa ng kaaway sa buhay ng... Kaya huwag maliitin ang kaaway. Huwag din maliitin ang paglilingkod. Kasi ang paglilingkod talaga, pag nilaruan mo yan, nilaro mo yan, lalaroan ka rin ng kaaway. Kaya napakahalaga nito. Sandali, Pastor. Ikwento mo nga sa amin, kahit na konting-konti lang na nasandali bago ka nagkaasawa. So, nag-backslide ka, and then? Apo. Paano ka nagbalik sa church? Tinuntahan ka ba ulit ni Pastor Bebot? Or umuwi ka ba sa probinsya? Nanatili ka sa Laguna? Ano bang nangyari? Anong proseso? Nung ako po yung nag-backslide na po, yung plane ticket po namin nung aking mapapangasawa sana, may schedule na po kami noon, March 24. Lipad namin ng Palawan para doon po kami mag-honeymoon. Dahil nga po sa hindi natuloy yung kasal, nag-chat siya sa akin, nag-text siya na gamitin mo yung plane ticket natin papunta kila mama, pauwi, para makauwi ka naman ng Palawan. Pinauwi ako nung aking mapapangasawa sana. So, dahil mabait, pinagamit niya yung plane ticket. At doon ko, habang nasa aeroplano ako, Pastor, doon ko naramdaman talaga yung parang sabi ko, napakasakit, napakasama akong tao kasi ganun yung bagay na ginawa ko. Talagang, kasi yung sa aeroplano ko, eroplano pala, kapag wala kang katabi, yung katabi mo ay hindi siya sumakay o hindi natuloy yung kanyang flight,
Wala dong uupo na iba. So, parang nagkaroon ako sa damdamin ko na mas lalo akong nagalit sa sarili ko na dapat kasama mo yung babae ngayon, dapat ikaw yung kasama niya ngayon, napauwi ng Palawan, pero dahil sa ginawa mo, parang mas lalo ko nang sinisisi yung sarili ko in that time na yun. So, paano kang nagbalik, Pastor? Nung nagbalik po ako sa Panginoon, ayan, nakapag-asawa po ako ng taga Quezon. Oh, saan mo? Teka, nung nagbalik ka, bumalik ka sa church? Apo, bumalik po ako sa church. Nagpabuo ka ba uli kay Pastor Oscar? Yes po. Talagang yung binabanggit nyo na dati na kailangan mo ng basagin yung puso ng isang anak para mabuo yung true relationship ng isang magulang sa kanyang mga anak. Yun po yung ginawa ko. Kasi sabi ko, maraming darating yung panahon, maraming taong lilipas, sayang yung mga pagkakataon na gagawin ng Diyos sa buhay ko. Praise God. So, sa madalit sabi, dumating ka din talaga sa training ulit. Apo. Napihit yung puso mo. Nagpahubog po talaga ako ng ano sabi ni Pastor Oscar sa iyo nung ikay bumalik? Grabe, grabe po yung kanyang kagalakan sa kanyang puso na talagang yung isang anak na bumalik sa kanyang isang magulang, talagang halos yakapin niya rin ako na talagang sinasabi sa akin na Brad, tama yung ginawa mo ngayon. Tama yung hindi ka nagkamali ng decision mo para maglingkod ng muli sa ating pong Panginoon. Amen. Ay, kumusta naman yung mapapangasawa mo sana? Hindi na ba kayo nagtuloy talaga totally? Hindi na po, Pastor. Pero nung bumalik ka, nakausap mo siya uli? Hindi ko na rin po nakakausap. Hindi mo siya kinausap? Nakahingi ka ba ng tawad sa kanya? Noong mga panahong yun po, kami ay nag-uusap nung bago kami maghiwalay, naghingi po ako ng tawad sa kanya na naway mapatawad ako doon sa bagay na ginawa ko sa kanya. At ngayon po, hindi ko na po siya nakakausap. Napakadalisay ng ang puso. Ang mahalaga, nakahingi ka ng tawad. Dalisay yung puso ng babae. At pinatawad ka. Oo. Okay, Pastor. Pagkatapos, sa pagpapatuloy mo, ba't ka nakarating ng Quezon? Doon ba nakita si Mrs.? Yung aking asawa po, yung aking may bahay, ay nakilala ko po sa trabaho. Mm-hmm. Mga panahong yun, nakilala ko ang aking asawa sa trabaho. Mm. At napakaganda din po ng ginawa ng Diyos dahil doon po sa aking trabaho, siya po ay barcoder po sa process namin. Isang process lang po kami na ginagalawan po doon. At lagi ko po siyang nakikita dahil talagang parang kung sa baga mas bintahi yung matangkad. Matangkad po kasi yung aking asawa. Sabi ko parang mas nakakaangat siya doon sa iba na nakikita ko. At almost 2 years akong nanuyo sa kanya. Sinusuyo ko siya para lang mapasagot ng oo. Dinadalang ko siya ng balot, Pinoy sa process namin. Pero nung datang po na yun, hindi pa rin pa ako sinasagot. Parang sabi ko, wala na akong pag-asa. Kasi doon po sa baba ng trabaho ko po na yun, para lang, that time po na yun, gusto ko na siyang makilala, pero nahihiya po akong magtanong na kung ano yung kanyang pangalan. Pero naalala ko yung meron doon sa taas ng PC table niya na name tag nila po doon. Dali-dali ko siyang pinuntahan, yung name tag. Sabi ko, ito pala ang pangalan mo.
Sabi ko pong ganon. At may cellphone number din naman po sa baba. May cellphone number din po. Yun po na nakaka-text ko po siya. Wow. Anong yung nasa pakasawa? Nawala na yung takot mo. Opo. Nawala na po yung takot ko na, naging buo na yung decision ko sa buhay para magkaroon ng masayang pamilya. Hallelujah. Grabe. Ano na ang ministry mo noong mga panahon na yon, Pastor? Ano mga panahon po yon ay dumating na yung panahon na suporta na ako ni Pastor Oscar sa pagpapaluhap ng mga membro. Hayo, street preaching, wow. Bible study, aakayin yung mga kaluluwa na matagal nang hindi nakikita sa church. Yun po yung naging part ko doon sa church. At naalala ko po noon, nung mga panahong yun, ay si Pastor Oscar ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Nandoon na po pala talaga yung kapag tunay ka na anak, hindi mo maatim yung tatay mo. Magulang mo na pabayaan. Hindi mo makikita ang iiwan mo. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon dahil totoo na binago niya yung puso ko. Dahil sa gitna ng nararanasan ni Pastor Oscar ng that time na yon, siguro po ay nabanggit na rin po sa inyo na nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Yeah, opo. Yun po yung mga panahong talagang buo yung suporta ko. Na sukat mo ang puso mo. Opo. Sabi ko, talagang sinubukan ako ng Panginoon na from Batangas to Laguna, every Sunday, Batangas, Laguna, hapon, may gawain, magpapaluap ka pa ng mga membro. Dahil nung time po na yon ay takot din pong pumunta doon sa church. Mga panahon na yun. Ikaw ang nagpuno lahat. Opo. Talagang nung mga panahon din pong yun, ay talagang sabi ko, Panginoon, grabe talaga, sinubok talaga ng Diyos yung aking puso. Sapagkat nung unang-una, nung unang linggo, ng sabi ni Pastor Bibot, Pastor, ikaw yung mangaral dyan sa church ngayon kasi nandito kami ngayon sa gantong kalagayan. Naalala ko po yun, yung unang pangangaral ko, ay may sakit din po yung aking mga anak. Kaya sabi ko, paano ako makakapangaral nito na may problema kang kakaharapin? Unang-una, dahil bago dumating yung karamdaman ng aking isang anak, yung bunso ko, may nangyari pa doon sa aking bunso na halos ikamatay na din, kinagat ng aso. Yung pagkakataong yun, yung aking panganay naman po ay nag-ihi po siya ng dugo. Napakataas ng kanyang UTI, nagkakaroon na ng nana yung kanyang inihi, dugo na. At nag-chat po sa akin, yung aking kapatid ng aking asawa, dahil hiwalay po yung aking mga anak sa akin. Dahil nung mga panahong yun ay wala pong mag-alaga pa, parehas po kami may trabaho. Nagtanong ako sa Diyos, sabi ko, Panginoon, paano ako mangangaral nito? Paano ko sasabihin yung mga salita mo na ako mismo may nararamdamang sakit, may nararamdamang problema? Paano magiging positibo yung mga salita mo sa panahon na to? Kaya nag-chat ako kay Pastor Bibot, Pastor Oscar. Sabi ko, Pastor, ano yung uunahin ko? Yung anak ko po ba? O yung ministeryo ko? At sabi sa akin ni Pastor Bibot, Pastor Oscar, Pastor, diyan ka sinusubok ng Diyos. Diyan gusto makita ng Diyos yung paninindigan mo.
Kaya sabi ko, sige po, kung ano yung sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Banal na Espiritu, yun po yung gagawin ko. Wow. At salamat sa Panginoon dahil habang nangangaral po ako, yung negatibong bagay sa buhay ko na nangyari nung oras na yon, nung magang yon, pinasabi ng Diyos na may positibo. Amen. Binanggit ng Diyos na may positibo na mahamon, hindi ma-discourage yung mga taon maglingkod, kundi binanggit ng Diyos na magpatuloy, bagamat ganun yung nararanasan, nararamdaman. Kaya naalala ko po noong mga panahon yun, talagang baon na baon kami sa utang. Halos 1 week yung bunso ko sa ospital. Paturok sa aso. Sa kinagat ng aso ng anak ko. Panahon naman po na nagkaroon ng UTI yung aking panganay. Pampagamot po ulit. Talagang sinubok ng Diyos yung aking paglilingkod. At nung nakuha ko na po yung aking anak, mula sa Bulacan, dinala ko dito sa Batangas, talagang hindi pa rin nawala yung pagsubok. Parang sabi ko, Panginoon, ito na yung siguro yung mga consequence doon sa mga bagay na ginawa ko noon. Pati yung pamilya ko ngayon, pati yung mga anak ko na dapat hindi sila nakakaranas ng ganun. Inisip ko na siguro iyon yung galaw ng Diyos para parealize sa akin na may consequence yung ginagawa. Pag-uwi namin dito sa Batangas, 1 month pa lamang po siguro kami dito, ay nagkaroon naman po ng sakit yung aking may bahay. Na-hospital siya 4 days. Na-hospital. Na ang findings, wala naman pong makita yung doktor. Kaya sabi ko, Panginoon, parang galaw mo to. Kasi kung ito'y karamdaman, makikita ng doktor. Pero tumataas na yung bill namin sa private hospital. E yung doktor, parang wala siyang masabi po sa akin na stand niya doon sa karamdaman ng aking asawa. Kaya nagdesisyon si Pastor Oscar Puñate, ilabas mo yung asawa mo sa ospital. Ipanalangin natin na ang Diyos ang siyang gumalaw sa pamilya niyo. Amen. Dahil nandun yung pananampalataya ko. Hallelujah. Nandun yung faith ko kay God. Sabi ko, Panginoon, ano yung mangyari sa asawa ko? Kayo na po yung bahala. Kasi nagsusuka na po siya, Pastor. Pastora ng kulay itim na. Itim na talaga yung sinusuka niya. Sa madalit salita, inilabas ko ang aking asawa sa ospital. Sabi ni Pastor Bibot, manalangin na lang daw. Sumampalataya sa Diyos. Ganun nga po yung aming ginawa. At noong mga araw na yun, talagang nandoon pa rin po yung pinakang struggle namin sa buhay kasi parang bumabalik ng bumabalik yung karamdaman ng asawa ko. One time po, naalala ko, John 16 kami nakalabas ng ospital, John 20, araw ng Linggo. Sabi ng Panginoon, dito kami sa likod ng bahay namin. Nakaupo ako, tulala ako. Hindi ko alam yung gagawin ko.
Kasi, noong mga panahon niyon, pandemya din, sila Pastor Bibot, sila Pastor Oscar, ay hindi rin po makapunta. So parang wala akong pamilya na malapitan. Sabi ko, Panginoon, ikaw na lang po talaga yung malalapitan ko sa panahon na to. Sabi sa akin ng Diyos, nang usap na umakyat ka sa taas, manalangin ka na sasamahan kita. Habang po ako nanalangin nung that time na yun, alas 6 ng umaga, talagang iyak ako ng iyak sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ano yung gagawin ko? Turuan niya ako. Ano yung mga sasabihin ko? Ano yung mga dapat kong gawin sa paglilingkod? Sabi sa akin, talagang dinig na dinig ko, Pastor, yung tinig ng Diyos na manindigan ka. Amen. Paglaban mo kung anong merong paninindigan ka dyan sa puso mo. Amen. Mas sabi sa akin, nakikita mo ba yung kahoy na yan? Gawin mong pinakang altar yan ngayon. Magsimula ka ngayong linggo. Kaya sa madalit sabi, pagkatapos kong manalangin, ginawa ko yung, ano po yun siya eh, pinakang kuna po ng anak ko, yung kulungan ng bata, doon inilalagay yung bata. Yun po yung aking ginawa. Pasimula para magkaroon ng altar na maliit. Yun po yung nagsimula po kami ng pioneering pastor po dito sa Batangas. At wow, salamat po sa Panginoon. Dahil pagkatapos po ng aking pagsunod sa Diyos, yung tinig ng ating Panginoon na hinakbangan ko yung aking paninindigan, mula nung that time po na yung pastor, pastora, talaga wala na po yung karamdaman ng aking asawa hanggang ngayon. Amen! Glory to God! Salamat sa Diyos! Hallelujah! Pastor, alam mo ba, 4:30 na. Apo. Hindi natin naman malaya ng oras. Pinagpala tayo. Pasensya na po. Okay lang. Ngayon, Pastor, bago tayo matapos, sa isang minuto, ano yung nakita mo na in the midst of desperation, paano kang dinala ng Diyos sa iyong destiny? Yung sa gitna ng aking bay, yung dating basagaliro at babayero, binigyan ng Diyos na magandang pangarap sa aking puso. Wow, amen. At hindi ko po akalain, Pastora, na magkakaroon po ako ng bahay dito sa gantong lugar, wow, sa lugar ng Batangas. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, Panginoon, nagkaroon ng ministeryo, nagkaroon ng ng mga anak, maayos na pamilya, ipinrovide ng lahat ng Diyos. Kaya ito yung panahon siguro po, Pastora, na marami pang panahon siguro na darating sa aking buhay, pero ito pa lang yung nararanasan ko na kabutihan, amen, ng Diyos. Praise God. Salamat sa Diyos. Salamat, Pastor. Pastor Dong, hallelujah. Anong masasabi mo sa napag-usapan natin? Alam mo, Pastora, sa isang minuto, nung nandoon sa Tiro ng Sidon, nung nagpunta ang Panginoong Hesus, nakita niya yung tinatawag na may sakit sa pagsasalita, yung isang mute, na ang ginawa ng Panginoong Hesus, nilagay niya yung kanyang daliri sa mga taingan nito. Nilagay ang kanyang daliri sa mga taingan nito. Tapos pagkatapos, dumura ang Panginoong Hesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. At ang sabi ng Panginoong Hesus, napabuntong hininga siya sa langit. Ito yung desperate, napabuntong hininga siya. At ang sabi niya, ipata. Na ang ibig sabihin, mabuksan. Yeah. Yung ipata, ibig sabihin, mabuksan. At alam mo, noon din, nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Amen. So, ang gusto kong makita dito na nangyari sa kanya, extreme yun, sabihin, ilabas kung kailan may sakit. Mga kabangers, huwag niyong basta lang gawin ito kung wala ang Diyos, di nagsalita sa inyo. At dumating siya sa punto, yung place of no choice, na ang kanyang pamimilian ay ang manindigan sa Diyos. Manindigan sa Diyos. At ang Panginoong Hesus, ganun ang nangyari. Hininga niya,
napabuntong hininga siya sa Diyos at ang sabi niya, ipata. At sabi niya, gumawa siya ng altar. Now, mga kaabangers, ang altar na ang ibig sabihin na nakita niya, hindi yung altar na itinayo niya. Mm. Ang ibig sabihin ng altar sa ating panahon is a space in our heart that is exclusively belongs to God. Amen. Yes, amen. And anything you put in that altar, you put in that space is your idol. Mm-hmm. Yan ang altar sa ating panahon. Mm-hmm. Kaya nga, para maintindihan natin, hindi yung altar magtayo ka pa ng ano, kaya marami ngayon na nanununo, ama namin sumasadingding ka. Bumalik tayo sa ating personal altar. Mm-hmm. At yung altar na yun, walang ibang magtatayo noon kundi ikaw. Yes. Hindi din itatayo ng Diyos yun. Kundi ikaw ang magtatayo. At ano yun? Space in our heart that is exclusively belongs to God. And anything you put in that altar is your idol. Yes. May space sa iyong asawa, may space sa iyong mga anak sa puso mo, may space din sa puso mo ang Diyos mismo na siya lang yun. Amen. Ito yung nagpagaling sa asawa niya. Amen. At ang matindi, na itayo ang bahay ng Panginoon na doon ang mga tao ay makakakontak sa Panginoon. Amen. At sa pamamagitan ni Pastor Isaiah, dito ngayon masasabi na altar ng buhay. Hallelujah. At sila ngayon mag-asawa ang ginamit ng Diyos. Mm-hmm. Praise the Lord sa buhay mo, Pastor Isaiah. Amen. Salamat sa Diyos. Mga ka-daily life sharing. Ang ganda ng pinag-usapan natin ngayon. Ito po ay is a big reminder to each and every one of us. Ito po ay napakagandang paalaala. If you plan to move from desperation to destiny. Yes. Napakaganda yes. na sinabi niya, amen. Let go of your past. Manghingi ka ng tawad sa Diyos, magpatawad ka. Number one. Pangalawa, let go of your past. Pagkasunod, look to your faith. Tignan mo. Yung pananampalataya niya, umapoy, tumibay. Oh, hallelujah. And then number three, build your altar. Yun! Build your altar and move forward. Amen. Hallelujah. Salamat amen. Na maraming. Pastor, before we end, maaari mo bang ipanalangin ang lahat ng nandirito sa daily life sharing? Yes po. Tayo pong lahat ay manalangin ngayon pong hapon. Kayong lahat ng mga nakikinig, sumusubaybay sa daily life sharing sa programang ito, yuko mo ang iyong ulo. Damhin natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Panginoon Diyos, Amang Banal, salamat po ng marami ngayong hapon sa iyong kadakilaan. Amen. Sa iyong biyaya, O Diyos, na kung bakit nagkaroon ng daily life sharing, O Diyos, ang programang ito, O Diyos, ay ginamit mo sa maraming tao na ang kanilang kwento sa buhay, O Diyos, ay patuloy na maitaas at maipakilala ka, Panginoon. Amen. Sa mga oras pong ito, sa bawat nakikinig, patuloy niyo po silang ingatan. Magkaroon sila ng hamon sa buhay na ikaw amen. Ang totoong Diyos na may tapat amen. Na Diyos na aming pinaglilingkuran. Amen. Salamat, Ama, ng marami sa mga oras pong ito. Kayo po ang magkalinga, magbigay ng kalakasan, magpanatag ng kanilang pananampalataya at patuloy na magpursigi sa paglilingkod amen. Sa iyo. Salamat, Ama, ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Praise God. Pastor Isaiah, maraming Pardon. Salamat. Thank you po. Napakayaman ng Diyos sa buhay mo. Wow, napakayaman ang buhay ni Jesus sa buhay mo. At dahil dyan, alam ko, ang dami hong mabubuksan. Ifata. Ang dami mabubuksan. Hallelujah. Amen. Mabubuksan na hindi ang kawalan, ang desperation, ang katapusan. Kundi yan ay runway o umpisa na makita nila ang kanilang destiny. Wow. Amen. Thank you, Pastor. Thank you po. Amen. Salamat po. Salamat mga ka-daily life sharing. Mapagpalang amen. Hapon. Sa inyong yes. lahat. God bless God po. God bless po. Thank you po. God bless, Pastora.